Pinawalang visa na ng Food and Drug Administration ang registration ng Dengvaxia vaccine. Ibig sabihin po niyan, hindi na pwedeng iangkat o ibenta sa Pilipinas ang bakunang yan sa dengue. Nakatutok si JAM, si Sante Caico. Bawal nang ibenta sa Pilipinas ang kontrobersyal na bakunang Dengvaxia matapos ipawalang bisa ng Food and Drug Administration ang Certificate of Product Registration na naturang bakuna laban sa dengue. Hindi kasi sinunod ng Sanofi Pasteur, manufacturer ng Dengvaxia, ang direktiba nila na magpasa ng post-approval commitment documents ayon sa order na pinirmahan ng FDA noong December 21, 2018. Kaya bawal na mag-angkat o magbenta ng Dengvaxia ang Sanofi. Unang sinuspinde ng FDA ang registration ng Dengvaxia at pagbenta nito noong 2017 nang pumutok ang kontrobersya ukol dito. Bahagi ng vaccination program ng DOH sa ilalim ng Administrasyong Aquino ang pababakuna ng Dengvaxia sa mga pampublikong paaralan. Ipinagpatuloy ito sa unang bahagi ng Administrasyong Duterte. Pero maraming magulang ang nangamba at nagreklamo nang i-anunsyo ng Sanofi na base sa kanilang pagsusuri, maaaring mas malala ang dengue ng mga binakunahan ito na hindi pa nagkakadengue noon. Sa isang pahayag, sinabi ng Sanofi Pasteur na hindi sila sang-ayon sa utos ng FDA, kaya naghain sila ng motion for reconsideration. Giit nila, nagsumite sila ng mga dokumento ukol sa post-approval commitments at regular na update sa estado ng kanilang post-marketing studies. Mahalagang maintindihan daw ng publiko na hindi kinuwestiyon ng FDA ang kaligtasan at pagiging epektibo ng Dengvaxia na anilay katulad ng posisyon ng World Health Organization. Kamakailan lang daw, inotorisa ng European Medicines Agency ang paggamit ng Dengvaxia sa Europa. May potensyal pa rin daw ang bakuna na magkaroon ng papel sa laban sa dengue. Patuloy raw sila makikipagtulungan sa mga otoridad para magkaroon ng akses sa naturang bakuna sa mga bansang may bahagi ng populasyon na magbebenepisyo dito. Natutuwa naman ang Public Attorney's Office sa desisyon ng FDA. In the first place, hindi yan na dapat na-approve noon pa. 1 year bago bigyan ng saro yan ng DBM. 4 na ang namatay sa clinical study nila. Noong December 22, 2015, 4 ang fatal identified side effects or risk. Ang Department of Health sang-ayon din sa desisyon. Pero paalala nila sa publiko, hindi dapat katakutan ng ibang bakuna tulad ng measles vaccine. Lahat ito mga tried and tested, wala silang kapareho. No? Hindi sila katulad ng Dengvaxia vaccine, which was a new vaccine na inintroduce and later found to have safety issues. No? JAM, si Sante Caico, Nakatutok, 24 Oras.